po natin from yung mga unahin po natin yung mga syempre yung hindi pa po nakatanggap ng blessing tungkol po doon sa ni sa utos ng ating founder. For yung from May 1 up to June 7 po na ano na unang blessing, ito po yung priority natin. Yung schedule po natin May from May 1 2019 up to June 7 2019, yun po yung priority na pagbibigyan natin ng unang blessing. Bakit? Kasi dito po tayo nagkaroon ng ano adjustment sa pag-generate ng income natin. Kasi unang-una yung funds po natin ay naka-freeze pa din until ngayon. Hanggang ngayon naka-freeze pa po siya. So good thing is gumagawa po ng paraan yung ating ating founders, si Pastor Joel Atulinario, na mapagbigyan yung mga hiling ng ating membro. Kasi yun nga, alam niya at nakikita niya na hirap na po tayo. Kaya in good faith, talagang magbibigay po tayo ng karagdagang schedule para po makapag-adjust po tayo doon sa ating bagong sistema. So, syempre, sa sistema natin, nagkaroon po tayo ng isang malaking disiplina sa ano, sa sarili natin at hindi lang sa sarili natin kundi sa kapwa membro natin. Kasi doon po tayo dumapa. Lahat po ng ano, lahat po ng membro is nagkaroon na ng iba-ibang lingwahe ng ilang disiplina. So ngayon, unahin natin yung disiplina natin na yun naman kailangan natin baguhin para yung sistema na i-introduce ng ating founder kung sa ganun ma-embrace po natin, which is yung digital age po na ngayon. So hindi ko na po lalawakan yung digital age. Ang ano ko lang yung concern ko lang yung schedule. Yung pangalawang schedule po natin is after po mai-deliver ng mai-release po yung unang blessings from May 1 to June 7, magkakaroon po ng another schedule within 6 months. Yung from April backward. Kumbaga, from April, pabalik hanggang December 2018. So, yung April, yung month of April, 2019, pabalik hanggang backward, December. Oh, backward ng backward December. Backward po, pabalik po tayo. Okay. Ng December 2018. Okay. Ibibigay naman po yun within 6 months okay. Or before 6 months po. Kasi magkakaroon po tayo ng another occurring generating income para magkaroon po ng sariling profit yung mismong ministeryo. Kasi meron tayong ano meron tayong tinatawag na tawag dito hindi ko maiano pero sige lang yun yung pangalawang schedule natin. Tapos yung pangatlong schedule naman natin kasi yun nga meron tayong mga compound from meron tayong mga compounded na compounded ng mga accounts from December. Yung tinatawag na parang pinatulog. December 2? Oo, opo. 2018? Oo, tama yan. Okay. From December, kasi merong iba nagpapatulog or tinatawag natin compound from December to January. 1 year po yan, bong. Okay. So, ang nangyari po dyan, nagkaroon po tayo ng cut-off. Okay. Yung cut-off po tayo ng December up to April. Kasi yun nga, yung unang schedule is yung from month of May to June 7, yun yung unang schedule na pabibigyan natin. And after a month, magkakaroon po ng pangalawang schedule from April down to December, 2018. So within 6 months din yan. Oho, opo. Tapos ito namang pangatlong schedule natin na from July anong December, year? July 2019. Yes, actually yun yung dinadaan-daan natin every 6 months din yung mga schedule niyan. So yung 6 months na binabanggit ko po yun po yung maximum target po natin. Hindi po siya yung talagang 6 months kasi hindi natin alam. Kumbaga within 6 months. Within 6 months. Sa loob po ng 6 na buwan. Pinakamataas na yung 6 na buwan. Okay po. Sakto po kayo. Sakto po kayo, bro.
Go ahead. Tapos yun naman, hanggang sa hinihintay po natin na pag na-unfreeze yung fund natin, so magkakaroon din po tayo ng ano, magkakaroon din po tayo ng calling doon sa mga hindi pa po talaga nabigyan. Ang gustong-gusto na po ni gustuin man po ni Pastor Joel Apolinario na mabibigyan lahat, eh meron po tayong ano, meron po tayong binibigyan na schedule para lahat po tayo ay magkaroon ng sariling pasensya at cooperation lang. Mm-hmm. Anyway, meron naman tayong tinatawag ng financial army. Yung financial arm natin was invested by the Kapa Ministry at ito yung bagong sistema na lahat po tayo ay magkaroon ng malaking benepisyo. Mm-hmm. Compare po dati. So, ibig sabihin, in-expect natin na magkakaroon po din ng benefit. Mm-hmm. Mas malaki pa doon sa in-expect natin compare before. Dito na yan sa bagong system. Opo, ito po yung bagong sistema natin na napaka high-tech talaga. Mm-hmm. Dahil sa bagong system, itong sistema ay gabago sa disiplina natin ukol doon sa ginagawa nating pila-pila kasi halos araw-araw dumadagsa yung mga bagong magpapamembro ng ating Kapa Ministry. So ito na yung po, new policy, new system. Okay. Mm-hmm. Ito po yung financial arm ng Kapa Ministry, okay, which is a corporation, and at the same time, ito po yung magbibigay linaw sa atin kung ano talaga ang pinakamagandang solusyon doon sa mga nagpipilahan araw-araw. Mm. So sa ngayong sistema na to, hindi na kayo pipila ng ganun kahaba. Nabibigyan po ng solusyon yung mga hinanain nyo sa labas na mainit, tapos matagal, mahaba. Tapos lahat po ng mga membro pag napasok dito sa bagong sistema, magkakaroon po ng malaking benepisyo. Mm-hmm. Yun po yung promeso ng ating founder. Oo, yun yung kaibahan niya. Yes, isang kaibahan niya rin doon is talagang ano, lahat tayo is magkakaroon ng fast, easy, and convenient. Mm-hmm. Mabilis. Oo, wala nang pila. Oo, mabilis po. Parang hindi naman talagang 1 second, you know, pero hindi kabutin ng isang araw, dalawang araw. Oh, yung tulad doon sa ano, yung nalimbawa sa pila, parang ganoon. Sa Valencia at saka sa ibang branch na malalaki, aabutin ka ng 5 araw pagkukuha mo lang ng blessing. So ngayon po, yung pagkuha ng blessings natin, ukol doon sa bagong system natin, hindi nyo na kailangan pumila, hindi nyo na po kailangan pumunta ng opisina. Yan ang gusto ko talaga. Yun po. Kasi meron tayong binagong sistema. Yun ang pinakaayaw ko kasi pumila talaga, Sir Jet, ng mahaba buong araw kasi may programa pa ako, may trabaho ako, magplan sa malaking panahon pa nila pala to. Yun yung pinaka-advantage niya. Yung advantage niya. Okay. Isa pa doon is magkakaroon po tayo ng isang magandang teknolohiya, no? Kasi ngayon lahat ay naka-subscribe tayo sa Android phone. Aba? At saka yung iOS or Apple na tawag dito. Yun nga, yung iOS na application. So pwede sa cellphone? Saan po natin na talagang importante dito yung cellphone ninyo at saka yung mga Android phones ninyo at saka iOS. Gamit na yan. Oo. At kami po ay nasiyahan sa decision ng ating founder na currently, in-embrace po niya ang digital age na po today. Aba? Oo. Oo, talagang ano, malaki asahan natin sa bagong sistema. Pero yun nga, humingi po kami ng in behalf dun sa management at saka kay Pastor Founder Apolinario. Yun po yung napagdesisyunan na schedule na i-ano natin sa mga blessings. Sa ngayon po is naghihintay din po kami kahit po ng mga officers at leaders dito, mga board members, naghihintay po sa final announcement ni Founder kasi meron pa po tayong hinihintay ng mga legal papers para po maisaayos yung ano natin. Lahat po ay maging legal. Lahat po ay mabigyan po ng magandang benepisyo at saka mahabang serbisyo, which is the lifetime. Mm-hmm. At bago ko po makalimutan, yung ibibigay po pala na ano,
na sa schedule natin from May 1 to June 7 at saka yung average yung 6 months pagkatapos ng isang buwan na may ibigay. Ang ibibigay po ni Pastor Founder Apolinario is yung blessings niyo po. Mm-hmm. Yung blessings niyo po pertaining dun sa occurring month niyo. Plus, ibibigay din po ni Founder ang mismong capital donation niyo po. So, dalawa po. Blessing at saka capital donation. Blessing and capital donations doon sa mga compounded yon. Yung sa mga compounded po at saka yung sa ano, yung sa monthly natin. Kasi yung nga, ang binibigay ng Pastor po, Founder of Culinario, at naintindihan niya dahil yung nga, dalawang buwan, parang magtatlong buwan na tayong nag-close eh. So, doon sa period ng temporary close, anong mangyayari doon? Kasi naunang na-announce actually ni Founder na tinandaan ho ng mga members po natin na maibibigay yon, maibibigay sa kanila. So, same pa rin ba yon, Sir Jet? Oo, same pa rin po. Ibibigay lahat pa rin? Kumbaga, ibibigay lahat po. Kasi yun nga, gusto ni Founder, lahat po ay masaya. Lahat po ay magkakaroon ng... June 7 tayo, yung last operation, June 7, 2019. So, mag-start tayo po na ibibigay yung blessing kasi Sabado yung June 7, di ba, last na transactions natin. Oo. 8 and 9 is Sunday. So, 10, magsisimula ng June 10 onwards. Hanggang sa mag-finally operate tayo, ibibigay yun siya, yung blessings or financial assistance? Mm-hmm, apo. Yung pertaining months na yan. Okay. Kahit stop operation, ibibigay pa rin po to, okay? Mm-hmm. So, ang mangyayari po, lahat po ibabalik. Lahat po ibabalik. Wala pong, yung iba bong is nagtatanong, paano naman yung mga 2018, paano naman yung mga 2017, eh lahat po yan magkakaroon po ng malinaw na pahayag dahil sa founder natin. So yun ay ang initial information. Ayan niya po na hindi lahat nakapagtanggap ng blessings. Oh. Alam naman po natin kasi magiging lang po. Magiging pasensya lang sa po tayo. Kasi wala naman po siguro nung kasagsagan po ng kapaministry natin, lahat naman po ay nabigyan. Lahat naman